Igan, halos 4 na bilyong pisong halaga ng mga umano'y smuggled na e-cigarettes ang nasabat sa ilang bodega sa Malabon, Paranaque at Quezon City. Batay sa paunang investigasyon ng Bureau of Customs, inihahalong mga kontrabando sa mga lehitimong produkto para unti-unting maipasok sa bansa. Ngayon ang balita si James Agustin. Kaun-kaun ang mahinihinalang smuggled na e-cigarette products o disposable vape ang tumambad sa mga tao ng Bureau of Customs sa bodegang ito sa Malabon. Ang ilan nakasakay pa sa truck. Ganyan din ang inabutan ng BOC sa isa pang bodega sa Barangay San Dionisio, Paranaque. Punong-puno ng mga kahon ng dalawang truck, maging ang loob ng bodega. Bukod sa dalawang lugar, may kasabay ring operasyon sa Quezon City. Ang kabuang halaga ng mga inihinalang smuggled na produkto aabot sa halos 4 na bilyong piso. Tumagal daw ng 3 linggong surveillance ay sinagawa ng BOC. The intelligence group through the Customs Intelligence Investigation Service receive derogatory information na mayroon pong mga smuggled na imported na e-cigarette at ito rin po ay matatagpuan dito sa kung saan po tayo ngayon yung pumasok. Based po sa ating database na ating chinek po, wala akong nagbabayad o nagpasok pa ho ng ganitong klaseng mga brands ng e-cigarette. Base sa mga nakitang marking sa mga kahon ng produkto, galing umano ang mga ito sa China. Iniimbestiga ng BOC kung paano ito nakapuslit papasok sa bansa. Based sa information po ating natanggap, ito po ay hinahalo sa mga pinapasok po unti-unti sa ating bansa gamit ang mga ibang legitimate na produkto or freely importable goods. Tapos meron din po tayong mga binabantayan ng mga pantalan or mga baybayin kung saan pinapasok daw po ito or outright is smuggled into our country. Meron po tayong nakikita sa may Mindanao saka sa may bandang Zambales, Bataan area po. I-issuehan ng BOC ng warrant of seizure and detention ang mga bodega. Agad na hahakutin ang mga produkto at sisirain. Inaalam din ng mga otoridad kung sino ang may-ari ng kontrabando at ng mga bodega. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.